hindi nga namin kasi even before the itong mga typhoons kung saan ang daming absences ng mga bata. Tinitingnan na namin dun sa double shift, yung mga eskwelahan na may double shift. Paano na ma-maximize yung na matututo sila at hindi inawa, hindi nasasayang yung panahon nila sa bahay, yung parang si pandemya. So yun, nag-aaralan namin na paano namin gagawin yun. So may mga naiisip kaming ipapilot sa iba't ibang area. O paano po yung si, yesterday po, may nirelease kayo ng VR, magiging flexible. Ano po ibig sabihin ng flexible yung sa DLT? Yung DLT was piloted in Bohol, si Dr. Bernido. He scored very well. He's a magsaysay award. At ang emphasis nila is on parang handwriting. Sinusulat yung portfolio yung bawat learner. At rather than being focused dun sa lecture ng mga teachers, ito, parang may oras yung bata para matutunan niya, para ma-absorb niya yung tinuturo sa kanya. Kasi minsan, nagtatanong sa teacher na naintindihan ba ng lahat? Yung iba naintindihan, pero yung iba, hindi na nagsasalita. So, ito proven to succeed na. Ano lang, na-adapt din yung Bohol mga 10-15 years ago. Sir, in relation po sa DLT, kumusta po yung update natin in terms of total amount ng damage due to Christine and Leon? Parang over 3 billion ang damage sa classroom, para sa building. Over 3 billion. Sir, paano po natin ito sa situation? Kasi sabi nyo nga po, learning loss po yung kalaban natin dito. And ang daming pong school days na hindi po napasukan. Paano po natin yung action na nagagawa? Yes, well, marami tayong gustong gawin. Like, gusto natin kausapin din yung mga local chief executives na yung hindi basta-basta magka-cancel ng classes. Talagang pagkamasama na talaga yung panahon. Kasi minsan, matindi yung pressure din, naintindihan din natin yung ating mga mayors, pinapressure sila minsan sa social media na kapag hindi sila nag-cancel, parang niloloko pa sila, di ba? Parang binabash pa sila sa social media. Pero importante na yung school cancellation ay talagang for very serious reason. Yung talagang hindi na makapasok. But sir, para din sa talagang hindi makapasok talaga sira yung schools, you mentioned also temporary learning spaces. Meron po ba tayong pinatap ngayon dahil yung mga sira yung schools, saan sila pwedeng temporary learning spaces? Well, tinitingnan din namin yung private schools. Kasi nag-o-offer din sila na may overcapacity yung ibang private schools. So, yun ang medyo matrabaho dahil kailangan i-map out natin sino yung mga nasa crowded public schools at saan sila pwedeng pumasok na private schools na may overcapacity. Tapos bibigyan natin sila ng voucher para doon pumasok. Para hindi sila, para mas okay yung learning experience nila. Hindi masikip, nakaka-spend sila ng oras dun sa mismong silidang alat. Tulad ng mangyayari ngayon, may double shift, may triple shift. Itong kinamaan pa yung sa Calamar Zone, karamihan nun, hirap na nga yung mga eskwelahan. So, talagang lalong napilayan. Opo. So, yung unused IT packages natin, kasi nung September, 50% yung na-deliver, hindi ba yun apektuhan ng bagyong Christine? And kumusta po yung update for sa November? Yeah, meron tayong mga computers na nasira. I was told. Yung mga unused yun, sir? Hindi. Yung mga nasa eskwela. I think yung mga unused na labas na namin. Ngayon, hindi pa namin nalabas yung mga libro dahil mabibigat talaga. So, nahirapan din yung AFP, nadaling yung mga libro. Pag ginamit lang natin, kasi tinawag lang natin yung AFP tumulong sa atin. Pag sa kanila tayo nag-rely, it will take us 1 year. So, medyo kailangan i-procure na lang namin yung pag-deliver ng mga libro sa warehouses. Sir, sorry, yung IT packages, 100% na-deliver na, yung underneath. So, okay. Sir, sorry, balik lang po ako doon sa rehabilitation kasi meron po, Calabar Zone you mentioned, marami pong schools na lubog sa mud. So, sino po ang pwedeng maging katulong ng teachers and parents dito, LGUs, PPWH, may... Yeah, dapat lahat magtulungan. At buong community, the Parent Teachers Association, PPWH, minsan AFP pa ang nauna dahil sila may makapos sila. So, nagpapasalamat kami sa kung sino man tumulong sa amin. Sir, sa incoming typhoons pa po, syempre sunod-sunod yung bagyo. Ano po ba yung plans na tinitake ng DepEd ngayon para sa ganito?